Sinagot ng partner ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose ang netizen kung saan tila nakabasa ng post ni Direk Darrell Yap na di umunay mensahe sa kanya ng malapit na kakilala ng biological mother ni Chloe. Sa screenshot na binahagi ni Direk Darrell, mababasa nang nagpadala sa kanya ng mensahe na sinabi nitong di umano'y matigas ang ulo ni Chloe noong nasa Australia pa ito. At hindi naman daw totoong mayaman si Chloe dahil ang biological mother daw nito ay hirap na nagtatrabaho sa Australia para lamang matustusan ang pangangailangan nilang magkapatid dahil wala daw itong tulong na natatanggap mula sa ama nito. Hindi ikaw ang nanalo, kaya wag masyadong epal na daig mo pa ang coach. Walang dangal. Hanapin mo totoong nanay mo at magpaturo ka ng tamang asal, hindi yung bastos ka sa nanay ni Carlos. Kung hindi mo inumpisahang trabahuin sa pag-message at pinasakim ng si Carlos, ay mahirap ka pa rin sana. Ama ka na akla, kulang na lang i-display mo habang tinitira ka sa kaya ayaw ng nanay ni Carlos sa'yo kasi ang jeep mong higad. Asan nga pala totoong nanay mo na kinakahiya mo ang pagiging OFW niya? Kaya suportado ka ng hybrid half-half family mo kasi 100M nga naman yon. Welta ni Chloe, sa tingin daw talaga ng netizen, totoo ang kumakalat ngayon sa social media tungkol sa kanya? Wala naman daw silang kapitbahay sa Australia at hindi din umano nila ugali na makipag-usap sa kanilang kapitbahay. Kung sakali man din daw na malapit sa kanyang ina ang nag-message kay Direk Darrell, sa tingin daw ba nito hindi niya malalaman kung sino yon, lalo pat malapit nga sa kanyang ina ang nagpadala ng mensahe, malamang daw ba kaninang niya pa yon. And you think this story is true? And yung source is neighbor daw sa Australia? Wala kami naging neighbor na fellow at all, and we never even talked to our neighbors back in those days. The other sources, BFF daw ng mom ko? I would know if ever it is the BFF of my mom, cause baka ninang ko pa yon. Funny kayo. Hindi rin pinalagpas ni Chloe ang nagsabi na wag umano sanang agawa ng spotlight si Carlos Yulo dahil si Carlos naman daw talaga ang gustong makita ng mga tao sa media at hindi siya. Halata naman daw kasi ito kasi walang gustong kuhain ang kanyang panig sa gitna ng issue na kinakaharap nila ngayon. It seems the thighs are slowly starting to work against you. Carlos will always be loved by all Filipinos. No one can ever take that away from him. Not even you. But your endearment to a number of people because of being there for Carlos is starting to rub off already. Why? Because you really love attention and clout. It sometimes reeks of desperation for affirmation. We don't know if this is defense mechanism due to childhood trauma. Only you know that. Unsolicited advice. Practice prudence in the things that you do and post online, especially now that this is Carlos' spotlight after his Olympic gold medals. Give him his spotlight. Don't take it away from him by hugging it all to yourself. The people want Carlos, not you. We haven't seen yet any media outfit interviewing you about his win. So maybe that says a lot, right? Welta ni Chloe sa komentong ito ay kaya daw wala siyang tinatanggap na interview from the media dahil ayaw niyang maagawan ng spotlight ang kanyang partner mula sa pagkakapanalo nito ng 2 gold medals sa 2024 Paris Olympic. You haven't seen any media interview me because I declined to be interviewed and not take away his spotlight. As you said, people would really just say anything to prove a point even if they don't know anything about the situation and only know what we put out on SockMed. No one even really cared about our relationship prior to Chloe's winning moment. So why care now? Oh, kasi may issue and everyone wants to make sausaw? If you want to see Chloe and Chloe only, why are you on my page? Go ahead to Chloe's page to feel better about all love. Samantala, maging ang aktres, komedya, na si Ai de las Alas ay naglabas din ng kanyang sentimiento sa tira madalas na pagpapakita ni Chloe sa tabi ni Carlos Yulo sa tuwing ini-interview ito.
ayon kay Miss II de las Alas, parang na-off ako. Kasi napanood ko yung parang interview, parang na-off ako kasi si girlie habang ini-interview si Carlos, yung bata nakasandal dito, yung baba nung girl. Puti na lang bilugan si ate girl kasi kung ako yon, ako wala, patay sabog yung balikat ni baby boy. Buti na lang pabilog siya, hindi patulis. Ate girl, dapat pag di ka naman kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng darling mo. Kasi syempre, Olympian yan, siya yung ini-interview. Dapat di ka na sumasali ng kahit konti doon sa eksena. May mensahe din si Miss II sa mga i-interview kay Carlos na sana daw ay piliin ang mga itatanong dito. Sana wag na daw pag-usapan pa ang personal problem, lalo na ang issue ni Carlos sa nanay nito. Doon naman sa mga nag-i-interview, utang na loob, wag nyo na siyang tanongin tungkol doon, di naman showbiz yung bata. Wag na ninyo siyang tanongin doon sa personal nilang buhay kasi nag-create pa ng intriga. Ibang tanong na lang yung tungkol sa Olympics, wag na yung sa personal lang buhay, di ba? Naglabas din ng isang page ng mensahe para kay Chloe tungkol sa palaging nasa tabi ito sa tuwing may interview si Kaloy. Miss Chloe Angeli San Jose, kapag may interview siya sa press, iwas ka muna, tumabi. Lalo na kung usapin ay tungkol sa pagkapanalo niya at technicalities tungkol sa gymnastic. Tsaka ka na tumabi sa kanya pag love life niyo na ang topic. Si Carlos Yulo ang nanalo, not you. Nagpapasalamat kami sa dagdag na inspirasyon mong binigay kay Yulo. Ramdam namin yung pagmamahalan niyo at sinensiridad mo. But please, moment niya ito, ikaw ang magkusang pumunta sa likod ng mga ilaw at kamera na siya dapat ang maging sentro, not you. Sa totoo lang, being beside him when everyone turned their backs at him, which is his hardest times, inspires me that love and loyalty was tested. When they always choose the same person even though it's their lowest and hardest situation. Stay strong! May pera nga si Chloe para bumisita sa Japan from Australia para lang sa bebe time nung hindi pa household name si Carlos. Tapos bago pa maging sila hundreds of thousands na ang subscribers ni Chloe sa YouTube. Also, Carlos is an attractive man. Yung mga nagsasabing pera or crowd lang habol ni girlfriend para nyo na rin sinabi na pangit si Carlos, mga baliw. Apparently, many incels were triggered to see a man and women being in a healthy relationship and instantly assumed that she was just there for the money prize that won't probably last 5 years or less for a star athlete who lacks financial support from the end government. They could only wish that they have Carlos' humility and respect towards his own girlfriend. He isn't a minion. He's just in love, for goodness sake. Maybe kay Chloe na feel ni Carlos na this time he's the one na inaalagaan, not the other way around. Kay Chloe pwede siya maging mahina pero wala siyang maririnig na kahit ano, but instead intindihin na tutulungan siya. Baka before kasi kailangan strong lang siya at hindi pwede magpaalaga. Judgmental sila eh. Ingit na ingit sila kay girl na naka-cloud na pag iniisip nila. Akala ba nila walang pag-iisip si Kaloy and sunod lang ng sunod kay girl? Di ko talaga gets yung concept na sumaya yung lalaki kasi he found true love and happiness sa isang babae. I didn't like Chloe before because of the speculations before na kaya umalis si Carlos sa Japanese coach was because of his girlfriend. But I'm really glad that Chloe's there for Carlos during these times. Media for giving Carlos' mother the spotlight instead of celebrating the historic wins of Carlos at the Olympics. I know that allegation post, I'm not gonna lie, I was also swayed by it and was judgmental of Chloe during that time. But I didn't spew hate sa Sockman, just keep it to myself. Pero I know I was wrong. It's very easy to be swayed by negative posts you see online and it creates a judgment full of hate sa brain mo and ayan nangyayari ngayon sa mga tao. Lalo na at may nanay na sangkot. Knowing this country na gustong gusto yung toxic family culture, mas lumalaki yung hatred for the girl thinking na siya yung nagde-divide pa sa mag-ina.
aminin natin kung tayo sa posisyon ni Carlos, gusto natin nandyan girlfriend natin, di ba? At kung tayo naman si Chloe, gusto natin nandyan tayo para sumuporta. Liga nga lang sa barangay kung maglaro jowa mo, di mo papanoorin, di mo ba ipag-share. Tapos kung absent si Chloe dyan, issue din yan, kakaloka sila.